Hello guys, my name is Aldrin De Llamas and welcome to my YouTube channel, ang Aldrination Vlogs Saudi Living. Yun. So for today's content guys, nandito tayo, ano bang araw ngayon? June 15, 2021. So, nagkaya kami ng katropa ko dito sa Maiko Bar, isang barista na magbike. So, nung tumawag sa kanina, actually dapat kagabi pa. So, nagkayaan na magbike kami ngayon. So, papawis, ang sarap ng weather kung gusto mo talaga magpapawis. Kung ayaw nyo, mahirapan kayo. Pero, mainit yung weather, ang sarap pawisan. Pero, yun, natutuyo din kasi nga nagbabike kami. So, for today's content, ipapakilala ko sa inyo yung additional sa Saudi Living natin, na kaibigan natin, kapatiran natin, si Raf. So, papakilala ko sa inyo. Ito siya. Yan. So, ito si Raf, guys. Raf, dito ka. Yan. Hi ka naman, Raf. Hi, welcome to Saudi Living. Yan, guys, si Raf. So, Raf, saan ka nagkatrabaho dito? Sa Specialty Bean. Specialty Bean. Ilan yung branch ng shop nyo? Isa pa lang yan, di ba? Isa pa. Pero kung sakali, magbabranch out na kayo? Inshallah. Pero may bubuksan kami bakery ngayon. Bakery? Oo, katabi lang ng shop namin. Okay. So soon, ibablog din natin yan. Okay. Para ano, makapag-content tayo. Hello guys! So nandito na tayo ngayon sa may dulo ng Agkubar Corniche, sa may South Corniche. Nandun ang tower, yun yung famous tower kapag ka nagpunta kayo dito sa may Agkubar. Yan. So hindi kayo pwedeng hindi magpipicture dyan para masabing nagpunta kayo ng Agkubar Corniche. Dapat meron kayong picture dyan mapa umaga or gabi. So kaya kami bumaba dito, may nakita kaming mga jellyfish. Ang daming grupo ng jellyfish dito. Pero lumayo na. Pero kanina na-videohan ko sila. So try kong i-insert dyan yung video clips. So yun. So tuloy na namin yung pagbabike namin ni Rap. So muli, dito pa rin kami sa Agkubar Corniche. At yung mga kabayan naman natin na mga walang bike, pwede rin kayong mag-renta dito kasi meron itong rentahan ng bike. Yan. Para sa mga interesado na mag-bike dito, mag-biking sa may Corniche, wala kayong bike, pwede kayong magrenta dito for only, hindi ko lang sure, kailangan ko pa i-double check yung price. Pero meron itong mga ano, bike tsaka yung 4 wheels para angkasan kayo sa yun. So, mag-iikot muna kami ni Rap. Update you later. Bye! So, ayun guys, nakarating na kami dito sa kabilang dulo ng Agkubar Corniche kung saan matatagpuan tong city bike. So, dito na kami umabot ni Rap at ang presyo ng ano ng renta ng bike, kung wala kayong bike, magkano yung pagrenta ka, Rap? Pag 1 hour, magkano? 1 hour 40, sir. 1 hour 40 reals at pagkalahating oras lang, pwede rin ba? Half hour 25, sir. Yun, so mga kabayan, pwede rin kayong mag-rent kahit na kalahating oras lang mag-ikot kayo for only 25 reals. And kapag 1 hour naman, 40 reals. So much better 1 hour nyo na rentahan para maikot nyo hanggang dun sa kabilang dulo and mas mabilis pa. Yan, so eto lang siya sa tabi ng tower. Yan. So magbabike ulit kami, then eto tuloy namin ang aming content ni Rap dun sa kabilang side. So mahaba pa itong babike namin hanggang dun sa kabilang dulo. Yan. So see ya later. So yun guys, in continuation ng aming kwentuhan na nagpakilala si Rap, taga Bulacan siya. Ilan taong ka na Rap, no? 30. So, FYI guys, si Rap nga pala, kababalik lang yan from vacation. Like last March 13 ba? Ay, May 13? May 13, oh, diba? Tandaan pa natin. So, kababalik lang niya and tanungin na rin natin siya para sa mga kabayan nating OFW, particular dito sa mga taga Saudi, kung ano yung procedure ng mga magbabakasyon, ano yung mga kailangan or requirements para sa magbabakasyon na kabayan magbabakasyon, ha? So ikakwento sa atin ni Rap kung ano yung naranasan niya during nung time na magbakasyon siya hanggang nakabalik siya dito. Yan. Kasi guys, FYI, si Rap ay batiin natin kasi kinasal na siya nung nagbakasyon siya. So congrats sa'yo, Rap. Thank you. Kamusta naman ang buhay, ano, mister na may asawa?
Medyo mahirap kasi siyempre bagong kasal ako tapos bigla akong bumalik dito sa Saudi. So, adjust pa lang konti. Ano pangalan ng wife mo, Rap? Ang pangalan ng wife ko, Janice Bonite. Ngayon, ano na siya? Janice Bueno. Mrs. Bueno. So, mega love shoutout sa'yo. Janice Bueno, Mrs. Bueno ka na. Ayan, salamat sa ano. And kilala niya tayo for sure. Nakakapanood siya sa mga vlog. Kilala niya. Thank you pala sa panonood ng vlog. So, congrats nga pala, sabi niya sa akin. Congrats daw. Top 32 YouTube. Saudi YouTuber. Ayun, so thank you. May mga nagpa-congrats sa'yo yan, guys. So, thank you. And, yun nga, thank you. Wala akong masasabi. Kasi nga, guys, yun, napasama tayo sa top 40 ng FSCC. So, yung mga nagbablog dito sa Saudi. Na-feature yung Saudi Arabia. So, thank you so much at nasama si Aldrination Vlogs. Number 30 tayo. So, glory to God. And, hopefully, marami pa tayo ma-deliver ng mga bagong vlog at marami pa tayong maisama mga ka-Saudi living natin. Yung mga friends natin, gaya ng promise ng channel ko na ito, na even my friends will be featured dito sa channel na to. So, yung mga kaibigan natin sumasayaw, kumakanta, at kung ano-ano pa, i-feature natin sila dito. So, yun, back to Raph. Raph, kwentuhan mo kami ng experience mo. Pabalik, pauwi muna ng Pilipinas. Ano yung requirements na natatandaan mo? Requirements? So, nag-start sa Saudi. Siyempre, yung protocol ng Pilipinas, so kailangan natin gawin. Mm-hmm. So, ang mga protocol nila, nung umuwi ako, kailangan ng Oasis. Application balik, yan? Application. Balikpinas.ph. Okay. Yun lang yung ano yung pina-register ko. Pero pwede niyo rin siya i-register na pag arrive niyo sa Pilipinas. So okay. Ako dito na ako nag-register. So paiba-iba din kasi yung protocol ng Pilipinas. So after kong ma-register 'yon, so yun na nga flight ko na. So after paano yung ano sige flight mo na? Paano naman yung sa aeroplano from Saudi to Philippines? Ano yung seating arrangement? Tabi-tabi pa rin ba to or may one seat apart? Ay, hindi. So, doon nga, inaasahan ko na talagang one seat apart. So, hindi naman nangyari yun. So, tabi-tabi pa rin. Pero, ganun? Anong airline ito para malaman nila? Pero, tabi-tabi kami, Philippine airline yun. Okay. Pero may ano naman, may mask. Naka-mask naman to. Naka-face shield. Okay. Tapos may ano, pag nandun na kayo sa aeroplano, may pipil upan din kayo dun sa loob. So madali lang din yon yung mga pangalan din. Ano yung mga pinil auto mo dun sa ano aeroplano? So di ko na natandaan kasi. Mostly mga pangalan lang. Pangalan lang naman din, tsaka yung saan yung lugar mo. Mm-hmm. O kung ilang taong ka na, yun lang din naman. So nandun na tayo sa aeroplano, namanding ka na. Mm-hmm. Ilang araw yung quarantine days mo dun? Ilang araw kang nasa hotel bago ka makalabas? So yun nga, pag-arrive ko ng ano, no? Umalis ako ng April 3, arrive ko ng 4. So yun, sinundo kami ng bus doon sa airport, so dinala na kami doon sa ano, sa hotel. Mm-hmm. Sa hotel. So nag-stay din ako doon ng 1 week, so bago kami makalabas. Pero saka 5 araw, isaswab kayo, yun. After 5 days pa kayo sinwab test? After 5 days pa kami sinwab. Then yung result ilang araw sa pagkakatanda mo? Yung result 2 days. After 2 days may result na. Mm-hmm. Tapos yun, dun ka palang pwede lumabas. So yun yung ano experience ko sa pag-uwi ko ng Pilipinas. And then yung pabalik naman, going back na tayo to Saudi Arabia. Ano naman ang requirements ng Saudi or ng airlines or ng airport going back to Saudi Arabia? Ano yung mga natatandaan mong ano? Sa pagbalik naman, di naman ako nahirapan sa pagbalik kasi wala naman na protocol yung Saudi na pabalik ka. So pagbalik ko, marang may pinilapan din ako. So lalagay mo lang din yung pangalan mo tapos yung ikama mo, okay. Ikama number mo. So pag arrive mo, may ibibigay mo siya dun sa Alin. May kumukuha nun yung papel okay, na yun. Basta may nagko-collect nun. Oo, may nagko-collect nun siya. So yun guys, meron din daw pinipilautan pabalik. Then for sure yung mga personal information lang naman yan going back to Saudi. And nagpa-swab test ka pa ba pabalik? Requirement ba yung swab test? Yun lang pala yung requirements. And kung requirement din yan, tell us something about it. How much yung pa-swab test at saan ka nagpa-swab test? So nagpa-swab test ako sa BMMG.
BMG Hospital Private. Saan sa to? Sa Bulacan? Sa Bulacan. Sa Bulacan. Okay. So yun lang din ang kailangan ng ano, Saudi swab test. Tsaka yung OAC nyo. OAC. Huwag nyo kakalimutan kasi importante talaga siya. Okay. Pagpasok mo pa lang ng airport, hanapin nyo na. Hanapin na yan. So pag na pakita nyo na yan, may refund nyo na 550 pesos. Ay, yun yun yung papunta tayo ng ano natin, ng boarding gate. Yes. Bago tayo umabot sa boarding gate or nakapwesto ka na doon, balikan mo na lang, mayroong part dun sa airport na pwede nyo i-claim yung 550 pesos. Yan. So, pwede nyo yung itabi lang din para pag uwi nyo susunod, magamit nyo yung ano, pambili ng load or initial na pambili ng pagkain. Or pag may bago kayong kabayan na ma-encounter, ibigay nyo na lang pa-uwi na medyo konti lang yung pabaon, ipabaon nyo na rin yung 550 na yan, guys. So yun, so nakabalik ka na. Nakabalik ka dito May 13, no? May 13. Dito ba, pagdating mo, may ano pa ba dito? Quarantine days pa ba dito? Or ano naman ang naging ano mo dito, sitwasyon pagbalik? Pagbalik diretso ko naman dito. Na ba yan? Pagbalik ko naman dito, so diretso naman akong bahay ko dito sa Saudi. Pero sabi ng manager ko, quarantine daw ako ng one day. Okay. So after ng one day yon, chinat niya ako, mag-duty na daw ako ng Saturday, ng panggabi. So, dire-diretso naman. So, overall, okay naman na. So, congratulations, nakabalik ka ng safe and sound dito, Rob. Yung tawakal na nyo, update nyo yan. Tawakal kailangan na. Talaga yan. Hindi yan biro, yung tawakal na. Kasi lahat yan, nakakonekta sa... Oo nga, guys. Sa information mo dito. Kung naaalala nyo nga pala, guys, meron akong vlog about dyan sa Finding Abshar, something like that yung title nun. Kasi... hindi ako makapag-login sa Tawakal na dahil kailangan kong mag-ano fingerprint dun sa ano Abshar ko, then bago ako makapag-install or makapag-register sa Tawakal na. Ang Tawakal na para po sa kaalaman ng mga nakapanood na wala dito sa Middle East or dito sa Saudi, ito po yung application na ginagamit namin dito para makapasok ka sa mga private or public halimbawa sa mga restaurants, sa mga coffee shops or sa mga malls. So hindi ka pwedeng makapasok sa mga establishments na wala kang Tawakal na kasi automatic hinahanap na ng guardian. Papakita mo 'yon, then itatapat mo yung ano mo doon para ma-check yung temperature mo. So isa 'yan sa mahalaga dito sa Saudi Arabia. So papatuloy namin yung aming vlog dito tayo. Magba-bike muna ulit kami ni Rap. So yun. Thank you guys. See you later. Yun. So mga kabayan, dito na lang namin tatapusin tong vlog namin ni Rap. I hope may na-enjoy niya rin yung aming content tonight na pagbabike. May nakita pa kami jellyfish and nalaman din natin yung mga requirements sa pagbabakasyon ng mga kabayan natin sa Pilipinas during ng bakasyon ni Rafa. That was April. Ngayon bumalik siya ng May 13. So with that, I hope na-enjoy niyo. Sa mga ngayon lang po nakapasyal sa aking channel, sa aking premiere, maraming salamat po sa lahat ng nandyan sa aking premiere, sa mga first timers sa aking channel, maraming salamat po sa pagpasyal. Pakita na rin po yung like kung nagustuhan nyo ang aming content today. Mag-comment po kayo kung may request kayo na gusto nyo gawin ni Aldo Nation Vlogs kasama ng mga ka-Saudi living na, namin na napapanood nyo ng mga kasama ko. And pakitap na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa future vlogs ni Aldrino kasama ang buong ka-Saudi living natin. So with that, thank you so much guys for watching. I'll see you in the next one. Thank you so much guys. Always remember, it is more blessed to give than to receive. God bless everyone. Stay blessed, stay safe, stay cool. Aldrino Nation, out.